sa amin ay mag-1:30 na, kakatapos ko lang maligo. Si Nico, habang naliligo ako, magawa siya ng breakfast namin. Ininit niya yung pagkain ko. Kakain muna kami ng breakfast at we'll see kung pupunta ba ako sa sentro dahil kailangan ko mamili ng winter clothes ko or pang malamig. So nakikita nyo naman, nag-dress ako ng sobrang nipis. Kasi nga wala pa nga akong pang autumn, yung hindi pa sobrang malamig. Meron ako pang malamig ng bonggang-bongga, yung pang winter talaga, yun yung galing kay Ate Mel. Yung mga bigay na Ate Mel sa akin. Eh, di ko pa naman siya pwedeng suotin dahil hindi pa naman ganun ka-winter. Autumn pa naman dito. We will see ko mapupunta akong city. Yung siniko, alisin siya, pupunta yan siya sa tiyuhin niya. Dahil magtatapon sila ng dryer. Sayang yung dryer, bagong-bago pa yung dryer. Sandali lang siyang nagamit, nakatambak na lang siya. Eh, gusto nang tiyuhin niya na iligpit na dahil kailangan niya ng bakanting lugar doon sa kanilang basement. Kaya itatapon nila, sayang na sayang. Sabi ko sa kanila, i-keep lang muna kasi di natin alam kung kailan masisira yung aming dryer. Mahal din naman yung dryer, kaya sayangan ako. Pero yung tiyuhin na gusto talaga ang itapon. So itatapon nila yun. Tapos yung mga gamit sa sasakyan, doon nila ilalagay sa basement. Nga unta, same pa rin yung ulam ko kahapon. Hindi pa kasi siya ubos. I woke up in my bed, but you lay next to me. But the time when my eyes started watering. Nakaalis na siya ng bahay. Malis na siya dahil tutulungan niya nga yung uncle niya. Siguro ililigpit niya yung mga gamit na nasa sasakyan. Lalagay niya dun sa basement ng tiyuhin niya. At kanina habang kumakain kami, biyanan ko yung kausap ko kanina. Nakita niyo sa video. Si Nico na kumakain habang nag-cellphone. Ayaw na ayaw niyang mag-cellphone or sila lahat ng pamilya niya. Ayaw nila na pag nasa pagkainan ka, mag-cellphone ka. Ayaw na ayaw nila yon. Pero pag emergencyhan naman, okay lang naman. So yun kasi tumawag yung mama ni Nico, nagpapatulong sa computer niya. Tinulungan muna ni Nico yung mama niya. At ako kanina, tinuturuan ko siya kung paano gumamit ng WhatsApp video call. Kasi yung biyanan ko, hindi siya techie, hindi din siya mahilig sa mga cellphone. Yung kanya, as long as makapag-WhatsApp siya, makatawag siya, yun na yung kanya. Umalis nga si Nico, tapos ako na lang yung nandito. Siguro sabi niya, mamayang gabi pa siya makaka-uwi or titingnan daw nila kung mag-hunt ba sila today or hindi. Kung hindi naman, uuwi yun kaagad si Nico. At by the way, yung aking aligners, lagi kong sinasabi braces, pero hindi talaga siya braces. Aligners daw to siya. Sabi nung nag-comment, kasi hindi ko nga alam sa Tagalog. Basta sa German, Shinen yung tawag dito. So, eto siya, ang aligners ko, pang-apat na to siya ngayong araw. So, meron pa akong 5 and 6. After 10 days, kailangan kong isuot yung panglima ko. Meron akong schedule sa orthodontist ko sa November 30. Kailangan kong bumalik doon para i-adjust nila yung parang binikit sa ngipin ko na para siyang maglalak sa aligners. Nakalimutan ko tuloy kung ano yung
dapat ko sabihin. Meron akong mga update-update na kadalasan na nakakalimutan ko. Pagpasensyan nyo na muna yung kusina namin. Aayusin ko yan siya ngayon. Akala ko, end of this month, makakalipat na kami, pero hindi pa pala. Sabi ko kay Nico, hindi nila ako magde-decorate ng pang-Christmas kasi nga lilipat naman. Hindi pa pala. Akala ko ganun kadali bumili ng bahay dito. Hindi pala. May kailangan pa mga asikasuhin. Mabilis lang daw siya kung wala pang corona. Ngayon kasi na merong corona, yung mga schedules, namumove yung schedules. Yung may-ari ay nag-asikaso na ng mga papeles, nasa lawyer na niya, tapos meron sana siyang schedule today. Kaso na-move siya dahil dun sa kanilang lugar daw, merong nagka-positive. So nag-close sila or ganun-ganun basta. Tapos yung bahay din ngayon, kasalukuyan siyang ginagawa ni Martin. Si Martin yung nag-aayos sa mga sahig, mag-a-isolation siya sa bubong. Sama-sama din kaming magpintura sa bahay, tutulong din kami. Basta yun pa yung update. Mahirap din daw kumuha ng schedule sa notaryo dahil nga sa corona. So medyo matatagalan pa daw. Sabi ng mama ni Nico, matatagalan daw kami lumipat. So, pinagpapadecorate pa rin nila ako ng Christmas dito sa bahay. Since dumating ako dito, parang nakasanayan na pag Pasko, dito kami magpapasko lahat. Since separated yung family ni Nico, sa Pasko, nagkakasalubong lahat, nagkikita-kita lahat. Mas masarap sa feeling na pag mga ganitong okasyon, mga special occasions, kasama mo yung pamilya mo. At gusto nila na mag-decorate ako sa bahay. So, magde-decorate ako. Siguro ngayong weekend. Bukas kasi pupunta kami doon sa bahay ng papa ni Nico dahil pupunta doon ang kapatid niya. Darating yung kapatid niya. Hala, hahanapin ko pa pala yung regalo namin sa kapatid niya noong October. Kasi noong October, hindi kami nakadalo sa birthday niya dahil nga nasa Egypt kami nung time na yun. Nag-video call lang kami nung time na yun. Yung gift pala namin, dapat hindi ko siya makalimutan. Dapat ma-prepare ko na siya ngayon kasi hindi ko pa yun nabalot. O diba, ang dami ko naman daldal. Kaya pag naglilinis ako, ayaw ko mag-vlog dahil natatagalan ako ng bonggang-bongga. Meron ba akong update na gusto kong i-share pero nakalimutan ko talaga siya. Lilinisin ko lang tong kusina namin. Baka mamaya maalala ko siya. Baka maalala ko kung ano yung i-share ko. Been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. Cause they don't even know me yet. But that's something I don't regret. Every night I close my eyes and see only lavender dreams, baby. Tapos na ako maglinis ng aming kusina. Hindi na lang ako pupunta sa labas dahil madilim na. Natatakot akong maglakad ng mag-isa. Madilim nga. Papadilim na anong oras na mag-5 na. At si Nico ay wala pa. So, hindi na lang talaga ako lalabas. Naisip ko, ilalabas ko na lang yung mga damit kong pang malamig para hindi ako laging naka-bathrobe. At siguro, magliligpit na din ako ng paunti-unti. Or yung mga gamit na hindi talaga gagamitin, itatapon na. Tapos yung magagamit pa, ilalagay sa mga box-box, ganyan. Kung napapansin nyo, wala na dito yung aming malaking printer dahil binigay namin yun sa mama ni Nico dahil may office yung mama ni Nico sa bahay nila. Dahil din, mama ni Nico ay nagtatrabaho sa opisina ni Martin dahil si Martin ay may sariling business. So, siya yung bali secretary ni Martin. So, kailangan nila ng mabilis at malaking printer. So, yun, binigay namin yung printer sa kanila. Tapos, yung kanilang maliit na printer sa amin na yun. Bali, nag-exchange na lang kami kasi yung amin, hindi naman namin ginagamit yun gaano. Nagagamit na lang yun ng mga once or thrice a year, ganyan. Para makapakinabangan ng mama ni Nico, binigay na lang namin. So, meron ako dito mga boxes. Ayan siya. Dito yung aking pang winter na mga damit, itong dalawa. Then, yan siya, mga
kung anik-anik na lang niyan siya. Titingnan ko kung ano yung pwedeng itapon. Meron ako dito mga boxes na tinatago-tago ko pa, pero sa totoong buhay hindi naman talaga siya kailangan. Ito ang box ng aking 4 Lana bag. Hindi ko naman na to kailangan talaga, so I guess itatapon ko na to para lumuwang-luwang dito. Ito ay mga accessories sa aking buhok. Ilalabas ko to siya dahil yung aking blower ay papadala ko sa Pinas. Hahanapin ko yung mga box-box nila. Andito naman ang mga boxes ng mga posibleng magagamit pa. Pero itong Gucci na paper bag, tinago ko talaga to. First ever na punta ko sa store ng Gucci para bumili ng Gucci. Ito naman, box to ng headset ni Nico sa paglalaro niya. Regalo ko to sa kanya eh. So, hindi ko muna yan siya itatapon. Dati nagagalit ako sa paglalaro niya, pero sinusuportaan ko din naman yung paglalaro niya. So, eto naman ay LED strip lights. Hindi namin to siya in order pero dumating to sa amin. Akala namin wrong scent siya. Ang ending sa credit card pala ni Nico, binawas yung pagbili nito. Ay, hindi naman kami bumili nito. Tapos yung na-track namin siya, ang nag-order nito ay taga-California. Parang na-shock kami, bakit naka-order siya or naka-access siya ng account namin. So yun, pinaklose ni Nico yung credit card niya. Tapos nagpalit siya ng credit card. Sa bahay kasi, first na naisip ko talaga is yung entertainment room namin. Since meron ako mga friends at ako sobrang hilig ko sa karaoke. Sabi ko kay Nico, pag nagkaroon kami ng bahay, dapat meron akong entertainment room or karaoke room. So, yun yung napagkasunduan namin ni Nico. So, itong LED na to, magagamit pala namin siya. Lalagay ko siya sa entertainment room namin. Ito, anong laman nito? Itong box na to, hindi ko tinapon-tapon kasi nakukyutan ako sa box niya. Pero kailangan na pala talaga siyang itapon. Meron ako ditong mga lotion ay papadala sa Pinas. Ano ba yan? Ang dami mga abubot na in the end, marirealize mo, hindi mo talaga siya kailangan. Hindi ko talaga to siya tinapon dahil nakukitan ako sa kanya. Pero ngayon, na-realize ko. Dagdag abubot lang po dito sa bahay. Kaya itapon na yan. O, diba? Meron na akong free na isang box. Dito naman na box, laman nito ay mga kagamitan ko sa mga electronics. Tumawag na si Nico na papunta daw siya sa mama niya ngayon dahil tutulungan niya nga yung mama niya sa computer. Kanina kasi hindi natapos. Naalala ko na yung gusto kong sabihin. Ang gusto ko palang i-share kanina ay yung comment tungkol sa pagpapa-German citizen ko. Dito kasi sa Germany, hindi ka pwedeng dual citizen. Pwede ka lang kung ang anak mo ay half German at below 18 years old ka. Pag na-reach mo na yung 18 years old, kailangan mo nang pumili kung ano yung citizenship na gusto mong i-maintain at kung ano yung i-give up. Sa ibang bansa, alam ko tulad ng Turkey, dito sa Germany, pwede silang kumuha ng dual citizenship. Dito, ang mga Pinoy or Philippine passport holder, kailangan mong i-give up yung citizenship mo kung gusto mong magpa-German citizen. Tinanong ko na yan doon sa Department of Foreign Affairs. Tinanong ko yan siya nung nag-renew ako ng residence permit ko. Tapos sabi niya doon, hindi pwede ang dual citizenship. Hindi naman ibig sabihin, mawawala na yung pagka-Pilipino ko. Kasi Pilipino pa rin naman ako eh. Lumaki akong Pilipino. Sabi ko nga doon sa video na yon, for traveling purpose only. For the sake na hindi ako mahihirapan at hindi matatagalan sa immigration, kailangan kong magpa-German citizen.
since kasama namin ni Nico mostly yung family niya pag nagta-travel kami. Nung umuwi kami ng Pinas 2017, 14 kami lahat umuwing Pinas. Ako lang yung Filipino passport holder noon. Yun yung time na nagpakasal kami sa Pinas. Diba meron yung labasan sa immigration ng Filipino passport holder, tapos international passport holder or for foreigners, mga ganun-ganun. Sinama nila ako Nico sa foreigner kasi nga naman, ang haba ng pila doon sa Filipino passport holder. Kung doon ako pipila sa Filipino passport holder, sobrang matatagalan ako ng bonggang-bongga kasi nga ang haba ng pila. So sabi ng papa ni Nico, sumama ka sa amin dito, papaliwanag natin sa immigration yan. Nung pumila ako, kasama ni Nico sa immigration sa Pinas, tinanggap naman nila ako doon sa immigration na labasan na yun. Dahil siguro, yung kasamahan ko ay mga foreigners, tapos ako lang mag-isa. 14 kami lahat nun, so ako lang mag-isa ang Pilipino. So mag-aantay sila ng bonggang-bongga sa akin. So siguro, kinonsider nila, Pilipino pa rin naman ako, hindi naman mawawala yung pagka-Pilipino ko. Kakain pa rin ako ng kakain ng kanin. Maniniwala pa rin ako sa multo. Pinoy na Pinoy pa rin naman ako, hindi naman mawawala yung pagka-Pilipino talaga. It's just that, kailangan ko siya for traveling. Hindi muna namin siya ipaprocess ngayon. Saka na, pag nakalipat kami ng bahay, para isang lakaran na lang. Kasi pag lumipat ka dito ng tirahan, kailangan mo mag-update sa munisipyo, kailangan mo ipa-update yung residence permit mo. Kasi yung mga IDs nila dito, katulad kay Nico, national ID niya, meron yan siyang address sa likuran. So kailangan mo din yung i-update kung saan ka nakatira. So yun lang naman. Sana mabilis yung processing ng bahay para makapag house tour ako. Excited akong i-share yun para may remembrance kami kung kailan kami lumipat, kung ano yung mga ginagawa namin, kailan ako nag-empty house tour, kailan ako nag-final house tour. Na-excite ako eh, sobra. So, kailangan kong magpalit ng bedsheets para mailapag ko itong aking mga damit. Kasi yung mga pang-summer ko na damit, ilalagay ko dito sa boxes para meron akong lugar dito. Tapos na ako mag-bedsheet. Lalagay ko lang tong mga damit ko muna dito para mailabas ko yung mga damit ko na pang summer. Aking gagalawin lang ay ito lang siya. Ito lalagay ko to sa box. Kasi ito sila lahat dito. Pang summer lang to siya. At pang bahay. Tapos na, hindi ko lang siya inayos ng bonggang-bongga. Uy, bahala na siya. Magluluto na ako ng dinner sa baba. Tumawag na si Nico sa akin. Sabi niya daw, gusto niya ng fish sticks. Ang akin naman, yun pa rin chicken. Kasi marami pang tira. Ito yung kay Nico. Tapos ito naman yung akin. Iinitin ko na lang to. Alam niyo ba, sobrang excited ako magluto doon sa bagong bahay. I was looking around for the kind of love to pick me up and make me feel whole inside. All I got was a trail of disappointment. It never measures up to what I had in mind. This isn't what I wanted. Who knew that love could be this hard? Too many expectations. In the end, I never seemed to measure up. Where is the rule book to help me figure out what I'm supposed to be doing now? I've been handed a love that's cut me off guard. Keeps giving, not demanding. Though I feel I have nothing to say for. This is a love that's different. Please help me understand. Ito na yung akin. Tapos, kay Nico, yung fish. Mga amta. With rice yung kanya dahil wala kaming tinapay. Mga unta, manihapon. Wonder what you are doing in a city park right in. Or better yet, you know I bet you're at home cooking. I wonder what you are wearing. A cable knit sweater you pair with corduroy slacks with
Wait, I take that back. You might be more daring. I've been over every detail, every boss of his. So I know that there will come a day. It could be snowing or I find myself caught in the rain. To the crowd, so many faces, but a single one will stand out. Heart skipping a beat, one, two, four, and three. Then suddenly call me crazy, but I think it might be the one for me. Am I being romantic or just unrealistic? If I believe in destiny and everyday magic, is there a someone for no one? Or just no one for someone? Where do we fall? Is it our call? Can fate be outrun?